ating paunlarin ang kakayahan sa pagbibilang. Talasan ang iyong pag-iisip at pag-unawa sa nakikita at nakikilalang bilang. Magandang araw sa iyo! Inaasahan ko na ikaw ay malusog, masaya at ligtas sa lahat ng oras. Ako, si Eleanor S. Gabayan, ang iyong guro sa Mathematics 2. Halina, samahan mo ako sa pagpapalawak ng iyong kaalaman tungkol sa pagbibilang. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan ko na kaya mo nang ipakita, makilala at maisagawa ang pagbibilang mula 1 hanggang 1,000 ng may diin 101 hanggang 1,000. At kaya mo na rin maibigay ang place value at value ng mga bilang na may 3 digit. Handa ka na bang matuto? Wow! Ako'y natutuwa at handa ka ng matuto ngayon. Sige nga, alamin natin kung gaano kalawak ang iyong nalalaman tungkol sa mga bilang. Ihanda ang lapis at papel. Sasagutin mo ng 5 segundo ang bawat tanong pagkatapos kong basahin ang mga tanong at pagpipilian. Isulat ang titik ng iyong tamang sagot sa iyong papel. Simulan na natin! Narito ang panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. Narito ang pananda gamit ang blocks at bigkis ng straw. Unang tanong, alin ang tamang bilang na angkop sa larawan? A. 281 B. 282 C. 271 Isip time! Ang tamang sagot ay titik A. Ikalawang tanong. Ang angkop na bilang sa larawan ay A. 552 B. 553 C. 453 Isip time! Ang tamang sagot ay titik B. Bilangin ang bigkis ng straw. Ilan lahat ito? A. 700 B. 800 C. 1,000 Isip time! Ang tamang sagot ay titik B. Ikaapat na tanong. Sa bilang na 875, alin ang nasa isahan? A. 8 B. 7 C. 5 Isip time! Ang tamang sagot ay titik C. Ikalimang tanong. Ano ang value ng 8 sa 389? A. 8 B. 80 C. 800 Isip time! Ang tamang sagot ay titik B. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Nakakuha ka ba ng 5? Mahusay! Kung hindi naman, huwag mag-alala. Dahil pagkatapos ng aralin ito, tiyak na makakakuha ka ng mataas na marka. Dahil ito ang paksang pag-aaralan natin ngayon.
Pakinggan muna natin at maaari mong sabayan ang awit sa tono ng Magtanim ay Bibiro. Ang units ay sumisimbolo sa ones o isahan. Ang longs ay sumisimbolo sa tens o sampuan. Ang flats ay hundreds ay nasa sandaanan. Pagkilala sa bilang, madaling pag-aralan. Ang place, value, kasama dito. Isahan, sampuan, sandaanan. Value ng bilang, wag din kalimutan. 340 at 3 sa 343. Ang units ay sumisimbolo ng ones o isahan tulad nito. Ang longs naman ay sumisimbolo sa tens o sampuan tulad nito. Ang sampung units ay ating pinagsama upang makabuo ng isang longs. Kung pagsasamahin naman, ang sampung longs, makabubuo tayo ng flats. Ang flats ay sumisimbolo ng hundreds o sandaanan tulad nito. Masdan ang larawan ng flats, longs at units. Ang tatlong units ay katumbas ng tatlo. Ito ay nasa isahan. Ang apat na longs ay katumbas ng apat na po. Ito ay nasa sampuan. Ang tatlong flats ay katumbas ng tatlong daan. Ito ay nasa sandaanan. Ang isahan, sampuan at sandaanan ay tinatawag na place value. Ang tatlong daan, apat na po at tatlo naman ay ang value ng bilang. Pagsamahin ang value, tatlong daan, dagdagan ng apat na po, dagdagan ng tatlo, ang katumbas na bilang ng nasa larawan ay tatlong daan at apat na po't tatlo. Ngayon naman, gamitin natin ang bigkis ng straw. Kung mayroong tig 100 sa malaking bigkis ng straw, tig 10 naman sa katamtamang bigkis ng straw at 2 piraso ng straw, anong bilang ang mabubuo sa larawan? Ang 2 piraso ng straw ay katumbas ng 2. Ito ay nasa isahan. Ang 5 katamtamang bigkis ng straw ay katumbas ng 50. Ito ay nasa sampuan. Ang 7 malaking bigkis ng straw ay katumbas ng 700. Ito ay nasa sandaanan. Ang place value dito ay isahan, sampuan at sandaanan. Ang value naman ng bilang ay 700, 50 at 2. Pagsamahin ang value, 700, dagdagan ng 50, dagdagan ng 2, ang katumbas na bilang na nasa larawan ay 752. Naunawaan mo ba ang ating aralin? Kung mayroon kang katanungan, itanong o ipagbigay alam sa iyong guro upang lalo mong maunawaan ang ating napag-aralan. Ngayong malinaw na ang ating aralin, maaari na tayong Narito ang mga pananda. Meron tayong blocks, 100, 10, at 1. Sa bigkis ng straw, meron tayong 100, 10, at 1. Masdan ang unang larawan. Alin ang tamang sagot? A. 334. B. 335. C. 34. Isip time! Ang tamang sagot ay Titik B.
sa ikalawang larawan, alin ang tamang sagot? A. 472. B. 732. C. 743. Isip time! Ang tamang sagot ay titik C. Sa ikatlong larawan, tingnan mabuti. Alin ang tamang sagot? A. 173. B. 183. C. 371. Easy time! Ang tamang sagot ay titik A. Narito ang panuto para sa ikaapat at kalimang tanong. Ibigay ang place value o value ng bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. Ikaapat na tanong sa bilang na 875, alin ang nasa isahan? A. 8. B. 7. C. 5. Isip time! Ang tamang sagot ay titik C. Sa ikalimang tanong, ano ang value ng 8 sa 389? A. 800. B. 80. C. 8. Easy time! Ang tamang sagot ay titik B. Bilangin ang tamang sagot. Ilan ang iyong puntos? Mukhang nauunawaan mo na ang ating aralin. Ngayon, ating pagyamanin ang iyong kaalaman. Handa ka na ba? Narito ang panuto. Bilangin ang flats, longs at ang unit sa bilang 1 hanggang 3. Isulat ang sagot sa iyong papel. Unang bilang, masdan at bilangin ang nasa loob ng kahon. Ang tamang sagot ay 175. Ikalawang kahon. Ang tamang sagot ay 432. Ikatlong kahon. Ang tamang sagot ay 536. Para sa bilang 4 at 5, narito ang panuto. Ibigay ang place value at value sa bilang na may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong papel. Sa bilang na 749, ang bilang na may salungguhit ay 7. Ano ang place value? At ano ang value nito? Ang tamang sagot para sa bilang 4 at 5 ay sandaanan o hundreds sa place value at 700 sa value. Mula sa mga gawain, bakit mahalaga na matutuhan mo ang pagbibilang? Tanungin ang iyong magulang sa kaniyang ideya patungkol dito. Ngayong araw ay tinalakay natin ang pagkilala sa mga bilang kasama ang pagbibigay ng place value at value nito. Sa paggamit ng blocks o bigkis na may units o isahan, longs o sampuan, at flats o sandaanan ay madali niyong makilala ang katumbas na bilang. Ang isahan, sampuan, at sandaanan ay tinatawag na place value. Ang value
ang tawag sa halaga ng bilang. Halimbawa, sa bilang na 343, ang value nito ay 343. Natutuwa ako at natutuhan ang ating aralin. Kaya, maaari ka nang sumagot sa ating tayahin. Narito ang panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong papel. Narito rin ang mga pananda gamit ang blocks at bigkis ng straw na may bilang 1, 10, at 100. Sa unang tanong, alin ang tamang bilang na angkop sa larawan? A. 281. B. 282. C. 271. Easy time! Ang tamang sagot sa unang bilang ay titik A. Dahil mayroon tayong 2 flats o 100, 8 longs o 10, at 1 units o 1. Ang angkop na bilang sa larawan ay A. 552. B. 553. C. 453. Isip time! Ang wastong sagot ay titik B. Dahil mayroon tayong 5 flats o 100, 5 longs o 10, at 3 units o 1. Sa ikatlong tanong, bilangin ang bigkis ng straw. Ilan lahat ito? A. 300. B. 700. C. 1,000. Isip time! Ang tamang sagot ay titik C. Dahil may 10 malalaking bigkis ng straw na nasa sandaanan. Ika-apat na tanong. Sa bilang na 875, alin ang nasa isahan? A. 8. B. 7. C. 5. Isip time! Ang tamang sagot ay titik C. Dahil ang isahan ay place value mula sa kanan ng bilang. Ikalimang tanong, ano ang value ng 8 sa 389? A. 8. B. 80. C. 800. Isip time! Ang wastong sagot ay titik B. Dahil ang bilang na 8 ay nakapwesto sa 10, na ang 10 ay 80. Natutuwa ako dahil tumaas ang iyong score sa pagtatayang ginawa. Para sa iyong takdang aralin, ibigay ang place value at value ng bilang na may salungguhit. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang pamantayan sa pagpupuntos. 6 na tamang sagot, 100%. 5 tamang sagot, 83%. Kung 4 na tamang sagot, 67%. 3 tamang sagot, 50%. Kapag 2 tamang sagot, 33%. 1 tamang sagot, 17%. Maraming salamat!
at napaunlad mo na ang iyong kakayahan sa pagbibilang. Muli, ako si Eleanor S. Gabayan, ang iyong guro na nagsasabing hanggang sa susunod nating pagkikita dito lang sa Dream TV. Paalam!